Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est, nang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adan. Sa 6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at sa 7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa 2 Sanglinggo ay natapos na ang 6,000 taon at tayo'y narito na sa 7,000 taon ng kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adan na habang nagpahinga ang Diyos, si Adan ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman tayo sa ating programang The Kingdom of God dito sa ating paboritong istasyon sa DXBD 101.3 FM. Ika nga, The Voice of the Pitan. So bago po tayo magpapatuloy sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, nais po natin na magbibigay pugay sa ating dakilang guro, Divine Mentor, na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos o Kingdom of God dito sa Pilipinas. Walang iba, ang ating Supreme Founder sa The Kingdom of God, mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonanza. Yan po, isang mapagpalang hapon po, mahal na Hari dyan sa Temple, dyan sa Bethel, sa bahay ng Diyos, dyan sa New Jerusalem, Talisay, Dapitan, Shrine City. At gayon din sa mga spiritual mothers, yung mga nanay. Unang-una po, si mahal na Reyna Elsa Riam Bonanza, mahal na Reyna Beijing Riam Bonanza, mahal na Reyna Carda Riam Bonanza, mahal na Reyna Inin Riam Bonanza, at mahal na Reyna Tia Riam Bonanza. So yun po ang ating spiritual mothers na mga asawa ng ating dakilang guro, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat dyan sa temple. At gayon din sa ating chairman president ngayon sa The Kingdom of God. At the same time, siya rin ang chairman president ng isang company, the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Walang iba ang kanyang anak na si mahal na Prinsipe Ibanez Riam Bonanza. No, isang mapagpalang hapon po dyan sa temple, mahal na Prinsipe. At gayon din sa iyong kapatid na chairman president ng PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, King Adolfo Vidad Riam Bonanza. At gayon din sa 12 anak ni mahal na Hari, na sila po ang mga pundasyon sa bawat region sa buong Pilipinas from Region 1 hanggang Region 12. Unang-una po, si Hari Adolfo B. Riam Bonanza, Reyna Preciosa Y. Riam Bonanza, Mala Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, Reyna Hermosa Y. Riam Bonanza, Beatrix B. Riam Bonanza, Dario B. Riam Bonanza, Hari Choton Y. Riam Bonanza, Reyna Antoinette P. Riam Bonanza, Hari
Bonaparte Biriam Bonansa, Hari Andrio Biriam Bonansa, Hari Sainton Wairiam Bonansa at si Hari Proin Wairiam Bonansa. So yun po ang 12 anak ni Malahari na sila po ang mga pundasyon sa bawat region sa buong Pilipinas. Kakibat po ang 12 apostoles ni Malahari na inassign usab sa bawat region sa buong Pilipinas from region 1 hanggang region 12 kasama ang NCR. So, ako naman ang inyong mababang lingkod na assigned leader dito sa Region 9. Ang Region 9 po ay composed po sa apat na probinsya. Actually, tatlong probinsya lang po yan. No? Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, and Zamboanga del Sur. Ngunit po sa Kingdom of God po ay dinagdag po ang isang probinsya ng Region 10 ng Misamis Occidental po. Kaya nagiging apat na probinsya po ang hawak ng inyong mababang lingkod na si Felix Prosiso. Yan po mga kapatid, no? So, bago po tayo magpapatuloy tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, nais po nating pasalamatan ang mga taong nagbibigay suporta sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat kung wala sila, wala rin tayo dito sa istasyon. Kaya unang-una po ang mga leaders sa NCR, National Capital Region, sa pangunguna ni Reyna Violeta B. Prosiso, ang kanyang mga municipal leaders. Unang-una po si Reyna Plerida Lacto, assigned leader sa Muntinlupa City, Hari Carlo Gaa, Las Piñas City, Reyna Lorna Habonero, assigned leader Parañaque City, Hari Santos Abduhan, assigned leader sa Pasay City, District 1, Hari Rubel Apiag, Pasay City, District 2, Princess Jacqueline Lombre, assigned leader sa Makati City, Reyna Liberty Manja, assigned leader sa Taguig City, Reyna Felicidad Biolango, Patero City, Hari Vivencio Pilibillo, assigned leader sa Mandaluyong City, Hari Rodolfo Escuadro, assigned leader sa San Juan City, Reyna Marigold Mera, assigned leader Quezon City, yan po ang kanilang presidente ng NCR, Hari Gismotia, Quezon City, Reyna Rosalia Bumidjano, assigned leader Marikina City, Reyna Josephine Arais, assigned leader Pasig City, Hari Elmerito Arais, Caloocan City, District 1, Reyna Florence Gutierrez, assigned leader Caloocan City, District 2, Hari Nilo Lazaris, Manila City, at gayon din si Reyna Elsa Quamboy, assigned leader sa Manila City. So yun po ang ating mga leaders sa NCR National Capital Region na siyang nagbibigay suporta ng ating programa dito sa DXBD 11.3 FM. Ika nga, the voice of the Pitan. So sa ating namang mga leaders din sa Luzon, Visayas, Mindanao, ang ating isa sa affiliated na sekta sa The Kingdom of God, si Reverend Ramil Morales, isang presidente ng Church of God's Wisdom and His Living Spirit Incorporated. Ito po ay matatagpuan natin sa Puruksais Puting Bato, Kabadbaran City, Agusan del Norte. So thank you so much, Reverend, sa pagsuporta sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. So ito pa lang ang sekta, kauna-unahang sekta na naging affiliated sa The Kingdom of God sa pamumuno ni Mahal na Prinsipe Wairiam Bonansa sa ngayon, no? At gayon din ang ating municipal leader sa Botuan City, si Reyna Rumilele Goltia. Thank you so much sa suporta. At gayon din si Reyna Mary Joy Ansanal dyan sa Barangay Siayan. At si Princess Mylene Ansanal dyan sa Siayan, Zamboanga del Norte. At gayon din si Prince Gilbert Linihan dyan sa Cebu City. Maraming salamat, Prinsipe. At gayon din si Reyna Helen Andoyo Benito dyan sa Mati City sa Region 11. At gayon din si Reyna Mercy Tumakmol, isang provincial leader sa Region 10. At gayon din si Reyna Merhel Escobedo, isang barangay leaders, no, nandyan sa
Kabadbaran City, Agusan del Norte. At gayon din si Hari Dondon and Reina Gloria Paalisbo, no? Maglangit. So mga Paalisbo family, thank you so much sa pagsuporta sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan po mga kapatid, no? Kaya unang-una tayo'y nagpapasalamat sa mga taong nagbibigay suporta sa ating programa upang tayo ay ipagpatuloy palagi natin ang ating paghayag tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan po mga kapatid, no? So sa ating mga viewers ngayon, no, unang-unang ating Reina diyan sa Muntinlupa City, Reina Plerida Labto. Yan, thank you for watching, no? At ngayon din si Hari Gerson Vasquez, ha? Diyan sa Davao City, no? At gayon din si Reina Rose Takay, no? Magandang hapon na rin, maayong magandang buhay, no? At mabuhay Kingdom of God, no? Yan po. At gayon din si Reina Minia, no? Udtuhan, thank you for watching sa ating programa sa Kingdom of God, no? At gayon din ang ating provincial leader at the same time minsan nag-anchor dito sa DXVD 11.3 FM, no? Assigned leader sa Zamboanga del Norte, sa apat na municipality. Walang iba si Reina Maria Bitty Olandag. Thank you for watching. At ngayon din sa aking agaw dyan sa Metro Manila, no? Gaw, Daying Guerrero. Thank you for watching. At ngayon din sa ating provincial leaders, no? Dyan sa Liti, si Hari Sunnyboy Sabalo. Thank you for watching, no, sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan po mga kapatid, no? Kaya ipagpatuloy lang natin ang ating pagsubaybay sa kaharian ng Diyos. At gayon din si Hari Arnil, no? Thank you for watching. Hari Roger Lobaton, no? Thank you for watching. At gayon din si GB, no? Salis. Thank you for watching mga hari at mga reyna, no? So, yan po, no, mga kapatid, ang ating mga viewers ngayon sa hapong ito. Kaya tayo ay patuloy sa pag-program sa tungkol sa kaharian ng Diyos, no? At magandang hapon din sa ating manager, no? Sir Perulino family. Thank you for mga Perulino family, no? Salamat at binigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay makapag on air, no, sa istasyong ito, no? Maraming salamat. At kay Reina Jovi Ann Maglangit, no? Castillo. Yan po, no? Diyan sa Region 10. Yan, thank you for watching. Kaya yan po mga kapatid, no? So, hindi na lang natin isa-isahin na dahil marami po kayo. Maubusan po tayo ng oras. So, ngayon ay patuloy tayo sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Ng kaharian ng Diyos po, mga kapatid, ay talagang yan po ang pangunahin na utos ng Diyos na ipahanap ayon po sa Mateo 6:23. No, kung ating babasahin ang banal na kasulatan, ganito po ang pahayag sa nakasulat na datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Yan po. Kaharian ang unang ipahanap, pangalawa at ang katuwiran, at ang pangatlo, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin. So, sa ating programa, mga kapatid, dito sa DXBD 11.3 FM, pinapaalam po namin na ang kaharian ng Diyos na siyang laging hinahangad natin at dinadasal natin ay nandito na po sa ating bansang Pilipinas, no? Dahil hinula na yan sa banal na kasulatan, no, na mayroong limang bansa na maging kapital na bansa sa buong mundo. No? Limang bansa. So, apat pa lang na bansa ang naging kapital na bansa sa buong daigdig.
Kaya kung alamin po natin ang kaharian ng Diyos na ayon po sa sinasabi dyan sa Mateo 25:34 na ang sabi doon, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian nga nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan po mga kapatid. Kaya walang ibang ipagmamana doon sa mga tao na tunay na mga anak ng Diyos, walang iba ay ang kaharian ng Diyos. Kaya ang tanong, nasaan po ba ang kaharian ng Diyos? Kaya binalik-balik na namin dito, no, sa pagpatunay, no, na ang kaharian ng Diyos ay wala po sa kalawakan, wala po sa himpapawid, wala po sa puso ng tao, kundi si Kristo mismo ang nagsasabi na ibinigay niya sa isang bansa nga nagkakabunga. So, binalik-balik na namin yan, na walang ibang bansa na siyang katuparan sa mga hula, biblical and historical, na ang bansa na siyang binigyan ng kaharian ng Diyos, walang iba itong ating bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid. Kaya kung isa-isahin natin ang mga pangyayari nung unang panahon kung saan ang kaharian ng Diyos ay pinagharian nila ni Saul, David, and Solomon doon sa bansang Israel. Yan po mga kapatid. Noong nagkasala si Solomon, ang kaharian ng Israel noong taon 997 BC ay hinati sa dalawa, no? Hinati. Ang isang hati ay napunta kang Roboam na kanyang anak, at ang isang hati ay napunta sa kanyang alipin na si Jeroboam. Yan po mga kapatid. Kaya noong 997 BC, kung babasahin natin ang Ezekiel 4:5-6, kailangan magaganap ayon po sa nakasulat na 390 araw, gayon din dadanasin ang sambahayan ni Huda. Yan po mga kapatid. Kaya nangyari yan doon sa bansang Israel sa Jerusalem. Kaya ang nagiging kasangkapan dito na kinuha ang mga anak ng Diyos doon sa Jerusalem sa Israel, mga ginto, no, mga hari, mga reyna at mga prinsipi at saka prinsisa ay kinuha ni Hari Nabucodonosor doon sa Jerusalem sa Israel at dinala sa bansang Babylonia. Yan po mga kapatid. Noong taon 607 BC, pagdating sa taon ng 606 BC, ay naging tanyag na ang bansang Babylonia na naging kapital na bansa sa buong mundo. Yan po mga kapatid. Bagamat ang bansang Israel ay hindi po naitala sa kasaysayan na naging kapital na bansa sa buong mundo, bagamat ay pinagharian na mga taong pinili ng Diyos gaya ni Saul, David, and Solomon. Ngunit hindi po natin mababasa sa kasaysayan na ang bansang Israel ay naging kapital na bansa sa buong mundo. So, kauna-unahang bansa na naging kapital based in the history, biblical in history, walang iba ang bansang Babylonia. No? Ang kaharian ng Babylonia ay naging makataong kaharian sa pamamagitan ni Hari Nabucodonosor. Yan po mga kapatid, no? Kaya naging makataong kaharian, hindi makaharian ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kaya ang Babylonia ay nagtagal lamang sa loob ng 68 years sapagkat ayon po sa Jeremias 25:12 ay paparusahan ang bansa ng Babylonia ng 70 years, only 68 years lang po sapagkat natupad ang hula sa banal na kasulatan na ang kaharian ng Babylonia ay mapupunta sa Media and Persia. Yan po mga kapatid. Kaya nagkaroon ng digmaan ang Babylonia laban sa Medo-Persia noong taon 538 BC kung saan ang hari ng Medo-Persia na walang iba si Cyrus the Great.
Kaya natalo ang bansang Babylonia. No? Kaya ang bansang Babylonia ay unang bansa na naging kapital na bansa sa buong mundo. Ngunit makataong kaharian. Yan po mga kapatid. Kaya ang pangalawa na bansa, yan po ang Medo-Persia. No? Ang Medo-Persia sa pamamagitan ni Cyrus the Great ay naging kapital na bansa sa buong mundo. Yan ang bansang Medo-Persia. Yan ang kasunod sa bansang Roma. Yan po mga kapatid. Bagamat ang kaharian ng Medo-Persia ay tunay na kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil si Cyrus the Great, siyang pinahira ng langis, siyang anointed one, sugo, Christ, tagapagligtas. Bakit sinabing si Cyrus the Great, siyang tagapagligtas? Sapagkat siya ang nagligtas ng mga anak ng Diyos na kinuha ni Nabucodonosor mula sa Jerusalem sa Israel at dinala sa bansang Babylonia. No? Kaya sa pamamagitan ni Cyrus the Great, siya po ang nagligtas. No? Noong 538 BC, no? Dinigma ni Cyrus the Great ang bansang Babylonia. Yan po mga kapatid. At sa digmaan, natalo ang Babylonia at nagwagi ang bansang Medo-Persia. Yan po mga kapatid. Ngayon, dahil hindi pwedeng manatili ang Babylonia na kapital na bansa sa buong mundo hanggang ngayon at gayon din ang bansang Medo-Persia, no? Dahil limang bansa ang hinula ng Diyos na maging kapital sa buong mundo. Kaya nakita natin ayon sa kasaysayan na dalawa pa lang ang Babylonia at saka Medo-Persia. Kaya hindi nagtagal po mga kapatid, dinigma ang Medo-Persia laban sa Gresya at po nagwagi ang bansang Greece sa digmaan sa pamamagitan nila ni Alejandro Magno. Kaya ayon sa kasaysayan, ang Gresya ay naging kapital na bansa sa buong mundo. Yan po mga kapatid, no? Dahil hindi ang Gresya ay mananatili magpakailanman. Kaya dumating ang pang-apat na bansa na naging kapital na bansa sa buong mundo. Kaya yan ang dahilan na ang Gresya dinigma laban sa bansang Roma. Yan po mga kapatid. Kaya nanalo ang bansang Roma sa pamamagitan ng mga Caesars at natalo ang Greece. Kaya apat na bansa na ang naging kapital na bansa sa buong mundo. Yan po mga kapatid. Kaya kung papansinin natin, ang Babylonia ang paghari is 68 years lang. Ang Medo-Persia is 207 years. Ang Gresya is 163 years. At ang Roma is 644 years. Ang tagal na paghari ng Roma na pinagharian ng mga Caesars. Pagdating sa taon 476 AD, ang kaharian ng Roma walang dahilan o digmaan ng kanyang pagkasira. No? Nagkusa itong nagkabahabahagi. Ibig sabihin, no? Kanya-kanya ng pamunuan. Kanya-kanya ng presidente, no? Sa mga bansa. Hindi kagaya noon sa Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Roma ay naging tanyag sila sa kasaysayan na lahat ng bansa ay yumukod sa kanila. Ibig sabihin, naging haring bansa sa buong mundo. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos na limang bansa na maging kapital na bansa sa buong mundo. Kaya yan po ay nangyayari. Yan po mga kapatid. E ngayon, dahil lima ang hinula, apat pa lang, no? Ang apat pa lang ang nangyari, Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Roma. Kaya pagkatapos noong 476 AD, nagkabahabahagi ang kaharian ng Roma, dito pa lang ay sinabi na ng Panginoong Diyos. No? Sinabi na ng Panginoong Diyos na nagpili na siya ng isang bansa. At sa bansa na yan, ay doon itatatag ang kaharian.
Kung ating babasahin po dito po sa Jeremias 18:9, atin pong babasahin mga kapatid. Jeremias 18:9. Yan po, babasahin natin. 18:9. Jeremias 18:9. Yan po mga kapatid. At sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Yan po. Kaya pagkatapos ng kaharian ng Roma, ang Diyos ay nagpipili na ng isang bansa. Yung bansa na yan, yan po ang magiging panglimang bansa na maging kapital na bansa sa buong mundo. Bagamat ang bansa na yan, doon itatayo ang kaharian. Ayon po sa Daniel 2:44. Atin pong babasahin. No? Ang Diyos ang nagsabi at nangako na mula na nagkabahagi ang kaharian ng Roma, ay nagpili na ang Diyos ng isang bansa na doon itatatag o itatayo ang isang kaharian. Ibig sabihin, ang kaharian na siyang divino gobyerno ng Diyos. Isang divine government of God. Yan po mga kapatid. Kaya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ayon po sa Daniel 2:44, no? Ang sabi dito, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng mga kahariang ito at ito'y lalagi magpakailanman. Yan po mga kapatid. Kaya sinabi ng ating Panginoon na pagkatapos ng bansang Roma nga nagkabahabahagi na ang kaharian, nagpili na siya ng isang bansa at kung saan doon itatag ang kaharian o gobyerno ng Diyos kung saan maging panglimang bansa na maging kapital na bansa sa buong mundo. Yan po mga kapatid. At ang pinili ng Diyos na bansa kung saan doon itatayo ang kaharian. Pinili ng Diyos, binalikan ng Diyos ang bansa kung saan ang bansa na yan ay siyang pinili ng Diyos. Walang iba ang bansang Israel. Yung bansang Israel noong unang panahon kung saan ang tao na pinili ng Diyos upang maghari sa kanyang kaharian doon sa Israel, Jerusalem. Sana si David, Saul, in Solomon. Kasi yung paghari ni Saul, David, and Solomon, hindi po naging kapital na bansa sa buong mundo yan. No? Hindi na itala sa kasaysayan. Hindi kagaya ng Babylonia, Medo-Persia, Grecia, at Roma. No? Na makikita at mababasa natin sa kasaysayan na talagang naging kapital na bansa sa buong mundo. Kaya ang Diyos nagsabi ayon sa Jeremias 18:9, na nagpili na siya ng isang bansa. No? Isang bansa kung saan doon itatayo ang kanyang kaharian na siyang divino gobyerno ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kaya pagkatapos ng paghari ng Roma, binalikan ng Diyos Ama ang pinili niyang bansa. Walang iba ang bansang Israel. Kaya yan po ang dahilan na sa bansang Israel, ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yun na ibinigay niya dito sa lupa at doon sa Israel, sa Jerusalem, ang kanyang kaisa-isang anak? Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Jerusalem, sa Israel, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Dahil yan ang utos ng Diyos Ama sa kanya.
para ang Diyos Ama sa pamamagitan ng katawan ni Jesus Christ ay makapaghari siya sa kanyang kaharian at makapaghari sa bansa na kanyang pinili na walang iba ang bansang Israel. Kaya ipinangaral ni Jesus Christ ang kaharian. No? Na ang kaharian ng Diyos ay isang divino gobyerno ng Diyos. Ipinangaral ni Jesus Christ doon sa Jerusalem sa Israel na ang magiging kapital na bansa sa buong mundo ang bansang Israel sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya ipinangaral niya. Triple time siyang nagmisyon. Kung ating babasahin sa Mateo 4, no? Mateo 4:23. Ganito po ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinaguga nila at ipinangaral ang ebanghelyo. Anong klaseng ebanghelyo po? Sabi sa banal na kasulatan, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Yan po ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo doon sa bansang Israel. Ipinapangaral niya ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Mabuting balita na ang kaharian ng Diyos ay isang divino gobyerno ng Diyos na doon sana itatayo doon sa bansang Israel. Yan po mga kapatid. At sinamahan niya na pinagagaling ang mga sari-saring karamdaman ng mga tao. Yun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ating dadagdagan, ayon po sa Mateo 9:35, yan po mga kapatid, no? Basahin natin. At nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinaguga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Yan po mga kapatid, ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem sa Israel, ang pagpangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, na ang kaharian ng Diyos ay isang divino gobyerno ng Diyos at doon itatayo sa bansang Israel. At ang Israel sana ay magiging panglimang bansa na maging kapital na bansa sa buong mundo kasunod sa bansang Roma. Na ang maghari walang iba, ang anak ng Diyos na walang iba si Jesus Christ. Kaya, anong nangyari mga kapatid? Yung anak ng Diyos na inutusan ng Panginoon, ng Diyos Ama, na siyang nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, ang mga tao doon, ang mga Israelitas, ang mga Hudyo, naniniwala ba sa anak ng Diyos? Naniniwala ba sila ni Jesus Christ? Na sinabi ni Jesus Christ, Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa lang kami. Ayaw maniwala nila. Kasi ang dasal nila, ang panalangin nila, yung Diyos Ama na siyang lumikha sa lahat ng bagay, sa langit at sa lupa, yun ang laging dinadasal nila. Yung Diyos Espiritu na walang laman at walang buto. Bagamat ang Diyos makapangyarihan, siya'y Espiritu, walang laman at walang buto, siya ay nagkatawang tao. Pumasok siya sa isang laman na walang iba si Jesus Christ. Ayaw maniwala yung mga tao noon. Ayaw, tigas ng ulo. Tigas. Na magkaroon na sanang katuparan pang limang bansa na maging kapital na bansa sa buong mundo. Ayaw maniwala kahit sa kapangyarihan na binigay ng Diyos doon sa kanyang anak na si Jesus Christ. Yung buta nakakita, ang bakol nakalakad, ang patay binuhay, lumakad si Jesus Christ sa tubig, hindi lumubog. Yun po ay kapangyarihan ng Diyos Ama na sa kanyang katawan. Ayaw maniwala pa rin ang mga tao doon. Talagang matigas. Oh, ayaw maniwala sa anak ng Diyos. Kasi doon pa rin sila maniwala sa amahan na Espiritu walang laman at walang buto. Ha? Take note, Ecclesiastes 9:9, yaong mangyari ay siyang mangyayari.
Kaya yung mga tao nung unang panahon na ayaw maniwala sa anak, yun din ang mangyari dito sa bagong Israel. May mga tao din na ayaw maniwala sa anak ng Diyos. Sino yung kinikilala nating Diyos? Siyempre, yung nagtatag ng kaharian. Yung nagtatag ng kaharian. Wala namang ibang kinikilala natin ng Diyos na nagtatag ng kaharian na siyang katuparan dito sa bansang Pilipinas. Walang iba. Si Mahal na Hari Pilimon Ondo Priambunan sa lang. Kasi sa buong mundo, particular sa Pilipinas, siya lang nagtatag ng kaharian. Daniel 2:44, ang Diyos ay magtatag ng isang kaharian. Meaning to say, ang nagtatag ng kaharian ng Diyos ay Diyos. At siya din ang kumakatawang huling Adan. Sapagkat ang unang Adan ay naging tao na may naging kaluluwa, ngunit ang huling Adan ay naging espiritu na magbibigay buhay. Espiritu na ang Diyos ngayon. Espiritu na. Ngayon. Ayaw maniwala. Kasi yun din ang nangyari noon. May mga taong ayaw maniwala. Yan po mga kapatid. Kaya, ang kaharian ng Diyos na ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo noong unang panahon sa Jerusalem sa Israel, ayaw maniwala ng mga Hudyo. Kaya malungkot isipin, kinuha ni Kristo ang kaharian doon sa Jerusalem sa Israel ayon po sa Matthew 21:42-43. Nang sabi ng ating Panginoon, itong ating babasahin sa banal na kasulatan, no? Matthew 21:42-43. Ah, ganito po ang pahayag sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, saan sinabi yan? Sa mga Hudyo, sa mga Israelitas, mga anak ng Diyos, wari mga anak ng Diyos, no? Pinili ang bansa ng Israel para pagharian ng Diyos, ngunit ayaw maniwala ang mga Israelitas, yung mga Hudyo, sa katawan ng Diyos Ama na nandyan sa katawan ni Jesus Christ. Ayaw maniwala. Kaya sabi ni Jesus Christ, sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil na nagtatayo ng gusali, sino yung bato na itinakwil nila? Sino? Walang iba si Jesus Christ. Yun ang bato. Yun ang bato. Ngunit pagdating dito sa Pilipinas, may batong maliit na siyang kapandulan ng mga tao. May kapandulan. Yan po mga kapatid. Ang batong itinakwil ng tagapagtayo ng gusali, ang siya ring ginagawang pangulo sa panulo, ito'y mula sa Panginoon. Biro mo, si Jesus Christ ay mula sa Panginoon. Pero yung mga tao ayaw maniwala. Ha? Si Jesus Christ ayaw paniwalaan ng mga Hudyo. Kunwari mga anak ng Diyos doon sa Jerusalem sa Israel, ayaw maniwala sa anak ng Diyos na pinadala doon sa Jerusalem sa Israel. Ha? Yan po mga kapatid. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Ha? 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Kaya yan po ang dahilan na ang kaharian ng Diyos ay wala na sa Israel. Wala na. Ang kaharian at ang Diyos ay hindi po magkahiwalay. Nung kinuha ni Kristo ang kaharian doon sa Jerusalem sa Israel, kasama na ang Kristo na nandyan sa bansa. Kung anong bansa, nandyan si Kristo maghari kasama ng tunay ng kanyang mga anak. Yan po mga kapatid. No? Kinuha ang kaharian. Wala na doon sa Jerusalem sa Israel. Sabihin ninyong nasa himpapawid sa kalawakan? Sabihin ninyong nasa puso ng tao? Nako! Bakit? Sino bang hihigit sa ating Panginoon? Kayo na nagsasabing kaharian na sa himpapawid sa kalawakan na kahit kailanman hindi ninyo narating? Kayo na nagsasabi ng kaharian ng Diyos ay nasa puso ng tao?
o si Kristo mismo nagsasabi ayon sa Mateo 21:43 ng kaharian ng Diyos ay ibinigay niya sa isang bansa. May bansa ba sa kalawakan? May bansa ba sa puso ng tao? Ang bansa po ay nasa daigdig. Dahil ang daigdig ay pinaikutan ng mga bansa. Ngunit ang nakasulat sa banal na kasulatan, ang kaharian ng Diyos, ibinigay lamang sa isang bansa. Hindi po sinabing lahat ng mga bansa. Kaya nga sinasabi dito sa Mateo 6:23, no? Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Bakit ipahanap ang kaharian ng Diyos? Ngayon, kung naniniwala tayo ng kaharian nandun sa impapawid sa kalawakan, aba, problema yan. Kung naniniwala kayo doon, problema talaga yan. Kasi sabi ng Diyos, patay ang panampalataya na kulang sa mga gawa. Kung nanampalataya tayo ng kaharian nandun sa impapawid sa kalawakan, patay po yan. Bakit? Hindi ninyo kayang marating ang kalawakan. Kaya ang suggestion sa mga ngaral, mamatay muna ang tao bago makapasok sa kaharian ng langit. Nabiro mo, mamatay muna kayo bago makapasok sa kaharian ng langit. Sayang lang yung pagdasal natin. Sayang lang yung pagsimba natin sa tuwing tayo'y manimbahon. Na tayo ay nanalangin sa Diyos na bigyan tayo ng mahabang buhay. Bigyan na tayo ng pagkain araw-araraw. Ngunit po, mamatay lang pala ang tao bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Mali po yan. Si Kristo ang ating paniniwalaan. Dahil sinabi ni Kristo, ang kaharian ng Diyos ay ibinigay niya sa isang bansa nga nagkakabunga. No? Walang ibang bansa nga nagkakabunga. Kaya ang Diyos nagmamadali para magkaroon ng katuparan ng sinabi niya na ang kaharian ay binigay niya sa isang bansa nga nagkakabunga. Ibig sabihin, magiging Christian country yung bansa na yan. Namumunga sa panampalataya ni Kristo. Kaya tinuklas ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ni Ferdinand Magellan noong 1521 sa Marso 16, no? 2 years from 1521, pagdating sa taon 1523, Abril 14, 800 kaagad katao ang binanyagan ni Padre Valderrama doon sa Parian sa Cebu. 400 ka mga babae at 400 ka mga lalaki. Total is 800 lahat. Doon nagkakaroon ng katuparan yung sinabi ni Kristo nga nagkakabunga, no, ang bansa na binigyan ng kaharian ng Diyos. Yan po mga kapatid. Walang ibang bansa. Hindi po kami mahiya na magsasabi sa inyo dahil kaya po namin i-probe kung nasaan ang kaharian ng Diyos. No? Walang ibang bansa. Ang ating bansang Pilipinas lamang, mga kapatid. Yan po. Kaya dito sa Pilipinas, lumitaw ang isang organisasyon na nagpapatunay, isa na nagpapatunay ng Pilipinas, ito ang bagong Jerusalem. Ito ang bansang nasa halayong silangan. Walang ibang bansa na tinutukoy ayon po sa Isaiah 46:11. Ang bansa na yan, walang bansa ikaw ang di ang bansang Pilipinas. Kaya lumitaw yan noong 1913 at pagdating sa tuig 1914, July 27, ay officially registered na sa Securities and Exchange Commission. Yan po ang isang organisasyon na dahil sa kapangyarihan ng Diyos, no? Siya ay kinikilala sa buong mundo. Walang iba yung natatag noong 1914, July 27. Yan po ang Iglesia ni Kristo. Yan po mga kapatid, no? Akala ninyo, kaya kung ano man yung mga sikta grupo ninyo, alamin ninyo kung kayo po ba ay talagang sinadyang lumitaw sa Pilipinas. No? Kailangan aralin. Kaya 68 years lang po ang tagal. Kaya pagdating sa taon 1982, July 27, kung saan ang kagahapon is 538 BC, kung saan si Cyrus the Great na siyang Kristo, na siyang tagapagligtas, ay bumalik dito sa ating bansang Pilipinas. Ayon po sa appointed time na 2520, no, i-subtract natin ang 538 BC,
BC, the answer is 1982. Kaya ang Kristo ay bumalik dito sa Pilipinas. At dito sa Pilipinas, dito nagkaroon ng katuparan ang Daniel 2:44 na sa mga kaarawan ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatag ng isang kaharian na hindi mag-iba. Kaya yan po ang itinatag ng ating mahal na hari, Philemon Ondoc Riambonadsa. Isang kaharian. Kaya officially na-registered sa Securities and Exchange Commission noong 1992, July 27. No? Yan po mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos o Kingdom of God is non-sectarian, non-religion, non-political, non-racial, and non-profit. Yan po mga kapatid. Hindi siya sekta. Hindi siya pang-relihiyon. No? Hindi pa siya pang-politika. Dahil Kingdom of God is divine government of God. Gobyerno ng Diyos na maghari dito sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang Pilipinas ay magiging ecclesiastical capital of the world, magiging haring bansa sa buong mundo, kasunod sa bansang Roma. Ang bansang Israel sana, ay ayaw maniwala ang mga Hudyo doon. Ngayon, pagdating sa Pilipinas, akala ko kung kaharian lang Diyos ang kinuha, pati pala yung mga tao na ayaw maniwala, nandito rin sa Pilipinas. Nandito rin sa Pilipinas, gusto nila ng kaharian ng Diyos doon sa Kalawakan na hindi nila kayang mapuntahan. Ayaw nila maniwala sa Kingdom of God na walang ibang papasukan ayon sa Gawa 14:22 na kailangan sa Gawa 14:22 pinagtitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa panampalataya na kahit anong kapighatian, mga pagsubok, mga trials sa buhay, no? Pag dumating sa atin yan, kahit ano ng pagsubok, kinakailangan, urgent ng Panginoon, magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Paano kayo makapasok sa kaharian kung hindi ninyo alam kung nasaan ang kaharian? Kung alam man ninyo ang kaharian ng Diyos, ngunit hindi kayo maging tulad ng isang maliit na bata, ay wala din kayo, hindi rin kayo makapasok sa kaharian. Sabihin niyo, sino ba yung mga nangangaral na yan? O sa baga sa Bisaya, nagpataka-taka man. O sige, ako ang makikinig, kayo ang mag-preach dito. No? Patunayan mo kung nasaan yung kaharian na kung saan, yun ang paniniwala mo. Tignan natin, pagkatapos na ipinapangaral mo yung kaharian kung saan, tatanungin kita kung saan banda yan, nasaan yan. Yan po mga kapatid. Kaya dito sa Kingdom of God, maprobe biblical in history. Dahil ang Biblia, apat na factors. No? Hindi lang yan more on versikulo kapitulo. Hindi lang po yan. Dahil ang Bible is apat na factors. Una is science, mathematics, history, and prophecy. Yan po mga kapatid. No? Hindi basta-basta. Porque nakabasa lang tayo ng 2, 3, 4 na bersikulo, kapitulo, mangangaral na tayo sa mga tao. Tapos, dahil sa pangangaral sa mga tao, sabihin mo agad, tumalon ka sa tubig. Pagtalon sa tubig, iba ng sekta. Oh. Tapos, sisirain tayo yung pinanggalingan. Mali po yan, mga kapatid. Kaya ang kaharian ng Diyos, no? Na itinatag ni mahal na hari Philemon Ondoc Riambonadsa since 1982 July 27, yung Cyrus the Great na bumalik, yung tatlong bansa na naging kapital na bansa sa buong mundo gaya ng Medo-Persia, Grecia at Roma, yan ang paghaharian ng Kristo. Maghahari ang Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, mayroon pang everlasting kingdom of God. No? Walang katapusang kaharian. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay maging haring bansa sa buong mundo
Bakit? Dahil Kristo na ang maghahari. Yan po mga kapatid. Kaya from 1982, isipin natin yung pag-aari ng Medo-Persia is 207 years. Idagdag natin yan sa 1982, the answer is 2,189. Anong taon pa ngayon? 2024. Yan po ang pag-aari ng kingdom dito sa Pilipinas. Ha? Pag-aari pa lang ng Medo-Persia yan. E matatapos yan 2,189 years from 1982. Pagkatapos niyan, idagdag na naman natin ang paghari ng Gresya. Ang paghari ng Gresya is 163 years. From 2,189, i-plus mo yung 163 years paghari ng Gresya, aabot ito ng 2,352 years. E kung hindi tayo mag-ingat sa katawan nito, malay natin, hindi pa tayo makarating nito. Yan po mga kapatid. Kaya kailangan ingatan natin yung katawan na siyang templo ng Diyos. Ha? Yan po ang pag-aari ng kingdom sa Pilipinas. 2,352. Pagkatapos ng 2,352, idagdag natin ang pag-aari ng Roma. Ang pag-aari ng Roma is 644 years. Yan ang idagdag natin sa 2,352. The answer is 2,996. Yan po mga kapatid, apat na taon na lang para ika-tatlong libong taon. Apat na taon na lang. Kaya sa Biblia, yung apat na taon, yan po ang Armageddon. No? Kaya mangyayari ang Armageddon sa 2,996. Tandaan po niyan ninyo. Iyan ang digmaan ng Armageddon, kapatid laban sa kapatid, bansa laban sa bansa, relihiyon laban relihiyon. No? Kasi kailangan ang matira, 'yan ang matibay. 'Yan ang magiging ecclesiastical capital sa buong mundo. Wala nang susunod na kingdom o kaharian. Wala na. Ito na ang kingdom of God na magiging kapangyarihan sa bansang Pilipinas. Wala nang gobyerno sa tao dahil Kristo na maghahari. Yan po mga kapatid. Kaya dito sa pamamagitan ni Mahal na Hari Philemon Ondoc Riambonansa, hindi po namin ikakaya. Sabihin nyo, patay na yung founder namin. Yes. Yung katawan niya, nagpahinga na. Ngunit ang espiritu, dahil yung espiritu na sa pumasok sa kanya, yun ang Diyos Ama. Dahil ang Diyos Ama, espiritu, walang laman at walang buto. Yan po ang nagdikta sa kanya. Kaya 101% naniniwala kami na si Mahal na Hari Philemon Ondoc Riambonansa, siya ang Diyos na nagtatag ng kaharian ng Diyos. E kung sabihin niyo, at tao man yung Diyos ninyo, eh bakit? Kayong mga nasa sikta, magtanong ako, sino ba yung Diyos ninyo? Tao o hayop? Ah, sino bang Diyos ninyo? Di ba si Jesus Christ? Tanungin kita, si Jesus Christ, tao o hayop? Di ba tao rin? Kumain din? Uminom rin? Di ba yun ang Diyos na pinaniwalaan ng mga Christian ngayon? Oh, tapos sabihin ninyo na Diyos ninyo si Philemon? Tao man yan? Oh, bakit yung Diyos ninyo? Di ba tao? Yan po mga kapatid. Kaya tandaan po natin. Tandaan po natin. Walang ibang nagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa daigdig. Lalo na sa bansang Pilipinas. Walang iba. Dahil yung iba na inutusan, hindi kingdom ang itinatag o itinatayo dito sa Pilipinas. Sekta. Mga sekta ang itinatag. Kaya sabi ng Diyos, subukan ninyo ang bawat sekta, no? Bawat grupo kung sila ba'y sa Diyos. Eh alam man natin na lahat ng sekta ngayon Diyos talaga ang pinangaral . Walang sekta na nangaral ng kasamaan, yung kadimunyuhan, no? Walang sekta na nangaral ng ganun, no?
ang ipinangaral ay talagang Diyos. Ngunit ang Diyos ay nagbabala. Ano yung babala ng Diyos? Sabi sa banal na aklat, may daan na tila't maganda't matuwid. Ngunit ang dulo na yon ay dulo ng kamatayan. Di ba mga kapatid? Mayroon pang babala sa kanya. Sabi niya, hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yan ang mga babala ng Diyos. No? Yan ang babala ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo. No? Ano yung utos ng Diyos? Tapos hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, isundin natin, hanapin natin. E kung mayroon mang naangaral ng kaharian ng Diyos ay nandiyon sa impapawid sa kalawakan, aba, problema nyo yan. Kasi wala kayong sasakyan. Ha? Hirap nga tayong pumunta sa Manila, sumakay ng eroplano, kasi may pamasahe, yun pang pupunta ka sa kaharian ng langit na walang katiyakan, problema kung anong sakyan mo. Di ba? As a practical. Yan ang katotohanan. Yan po mga kapatid. Kaya dahil ang oras natin malapit na, no? Kaya hindi na tayo magtatagal, no? Magpapaalam na tayo mga kapatid. No? Kaya unang-una sa ating divine mentor, mahal na Hari Philemon Ondok Riambonansa, mahal na Hari, maraming salamat. Kayo po ang nagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, particular dito sa bansang Pilipinas. Magandang gabi po, mahal na Hari, sa mga royal family, no? Sa ating chairman president ngayon sa Kingdom of God, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonansa, no? Isang mapagpalang hapon at sa aking mga kasama na mga board of directors sa the Kingdom of God at the same time apostoles ni Malari, mga 70 leaders na na-assign sa bawat probinsya, mga municipal leaders na na-assign sa bawat municipality, mga barangay Luzon, Visayas, Mindanao. Ako naman ang inyong mababang lingkod, Felix Prosiso, no? Ay maraming salamat at magandang gabi po sa inyo.